Dahil tuwang-tuwa kayo dun sa ating No Need Bread, gagawa na naman tayo ng panibagong version. Today, gagawa tayo ng monkey bread pero dito mas pinaikli natin yung process. Instead na 4 hours na fermentation, gagawin lang natin itong 2 hours dahil ang dami nagre-request at gusto daw nilang gumawa pero wala silang fridge. So today, gagawa tayo ng napakalambot at unahin na nga natin yung ating dough. Aakalain mo yun, no? Makakagawa ka ng napakalambot at napakasarap na tinapay nang walang kahirap-hirap. So, una natin gagawin, kailangan natin ng 1 of cup ng water, 125 ml, same amount ng ating gatas, evaporated milk, 1 half cup din, 1 teaspoon ng yeast, instant yun, and then 1 third cup ng sugar at 3 pirasong large na itlog. Lalagay lang natin yan at kapag nailagay na natin, ibit lang natin hanggang well combined. Kung tatanungin nyo ako, mas gusto ko yung outcome ng 4 hours na fermentation, yung 2 hours sa room temperature and 2 hours sa fridge. Kasi mas hindi malagkit yung ating dough and mas pino yung crumbs niya. Pero ito ay ano lang naman kung wala nga kayong fridge. Pagkatapos nating mahalo yon, maglalagay na tayo ng 500 grams ng all-purpose flour and then 180 ml o almost 1 cup ng melted butter. Naglagay din ako doon ng 1 teaspoon ng salt, 8 grams, and then gagamit tayo ng wooden spatula o kahit matigas lang na spatula para haluin natin to. So, pagka nahalo nyo yan, makikita nyo, parang hindi siya dough, para siyang thick na butter o cake butter. So, once na nahalo nyo na yan ng ganyan, imimix pa natin to for another 2 to 3 minutes. Kung nakikita nyo, medyo maaligas-gas pa siya after natin mamix. Pero after 2 to 3 minutes na paghahalo, makikita nyo, medyo pino-pino na siya. So, linisin lang natin yung mga pinang-mix natin and then yung ating bowl. At pwede na natin tong takpan ng cling wrap and then maglagay tayo ng maliliit na butas para may singawan siya, para hindi mangasim yung ating dough. Kaya dito rin ako nagtimpla sa ating bowl dahil ang dami namang problema kung wala daw silang upright container. So, pwede naman kahit anong bowl ang gamitin nyo. Pinakita ko lang sa inyo dun sa container kasi mas maganda yung presentation dahil nakikita nyo nga yung pag-alsa at saka yung mga air bubbles dun sa loob. Diba? So, ayun na nga, iiwan ko lang to for 2 hours and then babalikan natin siya after. So, habang naghihintay tayo, gagawa na tayo ng ating caramel. Para nga dun sa ating caramel, kailangan natin ng 1 half cup ng sugar. Yung ating apoy ay bukas ng medium and then ikakalat ko lang yung ating sugar. Iintayin kong matunaw yung nasa ilalim bago ko siya simulang haluin. So kapag ka nakita nyong tunaw na, yun, pwede nyo na siyang haluin. Pero mas maganda yung hindi nyo kagad siya haluin kaagad para hindi mag-crystallize yung ating sugar. So, ipapabrown ko lang ng kaunti yung sugar, yung ating caramel, bago ko maglagay ng 3/4 cup o 125 ml ng ating all-purpose cream. Pwede ang whipping cream din. So, unti-unti ko yung binubuhos, atas dire-diretso ang halo para hindi masunog. And after na, maglalagay na tayo ng 1 half cup ng butter. Haluin ko lang din yan hanggang sa matunaw siya. By this time, pwede nyo nang hinaan pa yung apoy nyo para hindi na masyadong mag-dark yung ating caramel. So, halo-halo lang ulit. And after nun, natunaw na yung ating butter, mag-a-add tayo ng 1/4 cup ng sugar para hindi maging matigas yung ating caramel. O hindi siya mamuo-muo pagka lumamig na siya. And then, naglagay lang ako doon ng pinch of salt o 1/4 teaspoon. Dire-diretso ang halo. And pag nakita nyo nag-bubbles na siya ng ganyan, patayin nyo na yung apoy. Hahaluin ko pa ta ng konti kasi medyo mainit pa yung ating saucepan. Para syempre, hindi rin ulit masunog. So, after nyan, ganyan na yung texture niya. Isalin nyo sa isang container and then pabayaan nating lumamig. Pagka malamig na yung ating caramel, meron ako ditong 2 pirasong lakatan pero ideally mga nasa 3 hanggang 4 na lakatan yung kailangan nyo. Naubos lang yung aking lakatan dahil tinira ng mga tao dito sa bahay. So dudurugin ko lang yan ng pinong-pino and after nun, iahalo ko na siya dun sa caramel. Optional lang to. Hindi pwede namang hindi na kayo maglagay ng banana pero kasi yung banana pansin ko nakakapag-subside siya nung masyadong matapang na flavor ng cinnamon. So, yung mga taong hindi mahilig sa cinnamon masyado, magugustuhan pa rin itong ating recipe.
And syempre dahil may banana, mas masarap. So, tinabi ko lang yan. And para dun sa ating cinnamon powder, kailangan natin ng 1 of cup ng sugar and 2 tablespoon ng cinnamon powder. Mix lang natin yan. Sabihin nyo na naman, ang dami namang cashew sugar niyan, baka matamis na yan. Hindi naman, sakto lang, hindi naman tumatamis masyado. So, try nyo din kung anong panlasa nyo. Pero for me, hindi naman siya masyado matamis. And yun na nga, after 2 hours, ganito nakalaki yung ating dough. Tandaan na huwag nyong ipapunch down o tatanggalin yung mga air. Maglalagay lang ako ng dust ng all-purpose flour. Hindi naman karamihan, huwag nyo masyadong damihan para naman hindi maging matigas yung ating dough. Kasi tinatarget nga natin dito, kahit hindi siya minasa, eh malambot pa din. So yan, binibilog ko lang yung ating dough and then i-slice ko to sa tatlong part para mabaston natin siya. So hindi ko dito sinasuggest na putol-putulin nyo siya gamit yung hand tapos bibilugin nyo kasi mawawala nga yung mga trap na air dun sa ating dough. So mas maganda ibaston nyo lang siya ng kaunti. So ipapakita ko sa inyo para magbaston, sa harap ko siya tinutupi pero although hirap na hirap ako dyan, eh kaya-kaya naman. So ganyan ang pagbabaston, yung isang daliri mo ay pinapasok mo yung dough, yung isang kamay mo ay sinisil mo dun. Gets nyo ba? So yan, papantayin ko lang yung pagkakalag niya para pantay-pantay pa rin yung ating pagkakat. Pwede nyong liitan, pwede nyong lakihan kada cut, pero ito ay mga nasa 10 grams o 10 to 15 grams each. Hindi nyo rin kailangan magpaka-OC kung hindi pantay-pantay ang inyong pagkakat kasi ilalagay rin naman natin ito dun sa ating baking pan. So after natin yung makat, ilalagay ko na yan dun para makoat siya nung ating cinnamon and sugar na powder. So dito sa ating powder, pwede pa kayong maglagay ng nutmeg, ng mga ganun, kung trip nyo yung mga ganong spices. Dito kasi sa bahay hindi nila masyadong trip eh, kaya uulitin lang natin yung process hanggang maubos na yung ating dough. Naka-fast forward na yan dahil napakahaba na nung video natin para sa recipe na to. So pagkatapos nyan, nandito na, ito na yung itsura niya. Makikita nyo para siya mga pandesal. Pwede nyo rin itong gawing pandesal ha. So, meron ako ditong 7x3 na round pan. Heavily greased to ng shortening. Tapos, para hindi masayang yung natitira nating cinnamon sugar, nilagay ko yun dun sa bottom. Pero optional, kung sabi ko nga, baka matamisan kayo, pwede nyo namang hindi ilagay. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi naman siya talaga matamis. So, kada 7x3 na round pan, meron tayong ditong nasa 550 na grams ng ating dough. Tapos, kada layer, naglalagay ako nitong ating syrup. Kung ayaw nyo ding ubusin yung syrup dito para hindi masyadong matamis, okay lang din. Pwede namang hindi. Pero ako nilalagay ko, inuubos ko siya talaga. Pwede kayo ding magtira para i-brush mo siya after baking. Para mas makintab o mas magandang tignan siya kapag ka ilalagay nyo na sa packaging. Nilagay ko din yung caramel dun sa ibabaw ng ating mga dough para after baking malutong kasi yan. So irerest pa natin to, papaalsahin natin to ng isang oras hanggang isa't kalahating oras or makikita nyo na halos maabot na nung ating dough yung taas nung ating pan. Ibibake natin to sa 160 degrees Celsius for 20 to 22 minutes. Paalala lang na kapag umalsa na yung ating dough, huwag nyo siyang alugin doon sa pan. Dahan-dahan lang yung pag-handle nyo papunta doon sa oven kasi pwede yung bumagsak. So, ito na yung itsura niyan after baking. Itaob nyo na kaagad siya. And then, voila! Ito na yung ating monkey bread. Ang saya-saya! Charot lang. Again, bawat isa ay merong 550 grams ng dough. So, hindi pa kasama dun yung caramel. So, kung pagbebenta nyo, ikwentahin nyo dun. Actually, para siyang cake sa lambot. Malambot naman to after mga 24 to 48 hours ng after baking. So, yan, makikita nyo yung texture niya. Medyo malalaki yung crumbs niya, pero talagang malambot. So, sa tingin ko, magugustuhan nyo to. And yun ang mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan nyo yung ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye! Uy, abangan nyo rin yung ating recipe ng creme brulee na cake. Masarap na masarap to, promise. Oo, sarap nito, promise. Abangan nyo. Oo, sarap nito. Upload ko siya later.